ito yung pagkakaiba ng original sa aftermarket. So, ito yung original yung black. May available din to na chrome, kaso napakahirap talaga maghanap. Tsaka ang stock kasi ng Wave 125i is black. Ang alam ko pati gilas ganun. So yung chrome is ano rin yun sigurado. Papang Wave S. Pero same lang naman kasi sila. So ito naman yung ano aftermarket. So, okay din naman siya. Hindi ko alam kung madaling kalawangin. Pero yung bali niya ganyan. Tingnan mo yung bali niya. Halos parehas din naman. So ayun. Ayun ang pagkakaiba. Yung bali niya dito. Mas stiff yung bali nito kaysa dito. Obviously, mas mabigat yung original kaysa sa ano, sa aftermarket. Maganda, maganda yung ano nito. Talagang solid. Ito siguro pag sumabit o sumayad ka. Tutupi ito. Baka maputo. Pero matigas din siya eh. Hindi naman yung ganong klase na manipis na bakal. Makapal din naman siya. Pero yun nga talaga. Iba yung solid nito. Itong isa kaysa dito. Diba? So, eto. Original pivot din. Original center stand. So, tingnan natin ha. Ito ay pag ganito. Yan yung tama yan. Tapos, dito yan eh. Maganda yung fitting oh. Kita mo? Kita mo yung ano dito. Maganda yung fitting niya oh. Kita mo, wala masyadong alog. Maganda. Maganda talaga pag original. Siguro ang pintura nito is ano, powder coat. Hindi siya madali, ba? Takon talaga aabutin mo. Tapos testingin natin yung isa. Salpak natin. So, ito mas malog siya ng konti. Pero, hindi natin alam eh. Pag sinalpak ba siya, pinabit siya, kung ano yung magiging ano yun. Pag nababasa na naaarawan, nauulan, di ba? Nadudumihan, kakapitan ba siya? So, hindi natin alam. So, yun yung gusto kong malaman. Gusto ko rin magkaroon ng feedback regarding dito. Kasi ito na, ang SRP nito is about 200 pesos. Then the original, binibenta ko lang siya ng 600 pesos. So, hindi natin alam. Tignan natin.